lahat ng mga nasabi. Di naman inakalang ikay darating lang bigla nang walang babala sa isang iklap na bago. Yung gift ni Yua. Ano yung gift ng baby ko? Open ko na ba yung gift? Pinabibigay ni Mami. Basahin ko yung sulat. Para sa aking asawa, ito ang aking munting regalo para sa iyo. Pinili kita at pipiliin kita ng paulit-ulit pa. Haidee. Wow. Bubuksan ko na, baby. Ano kaya ang regalo sa akin ni Ma'am? Hindi ko alam to, ha? Ano kaya ito? Baby. Open na, ha? Baby, ha? Okay. Whoop! Nakabalot pa. Sabi ka, Daddy. Yan. Tignan. Ano kaya ito? Okay. Smile kayo, baby. Okay. Wow! Ganda naman. Oh, wow! Meron pa. Ito pa. Oh, wow! Thank you. Sabihin mo kay Mami. Ayan. Ano nga? Para sa aking may bahay. Pakiingatan mo ang aking regalo. Ito pa lang ako, sorry. Ulitin ko, ah. Para sa aking may bahay, pakiingatan mo ang aking regalo. Ikaw ang aking ngayon at lahat ng bukas. JC. JC, maraming salamat sa regalo mo. Iingatan ko to, katulad ng pag-iingat ko sa iyo. Mahal na mahal kita. Ikaw ang kumpas pag naliligaw. Ikaw ang kulay sa langit na bugaw. Sa bawat pagyo na dumadayo, ikaw ang kanluma na kailangan ko. Kahit hindi mo alam, ilang beses mo ¡Gracias!
pag naliligaw, ikaw ang kulay sa langit na bugaw. Sa bawat pagiyo na dumadayo, ikaw ang kanluman na kailangan ko. Kahit hindi mo alam, ilang beses mo Magandang hapon sa inyong lahat, minamahal ko mga kapatid, especially for JC and Haidee. Ito isang mahalagang pagtatagpo ng dalawang pamilya, Patyag family and Espiritu family. At punong-puno ng kagalakan dahil alam natin, ang ating ginaganap ay pagdiriwang ng pananampalataya. At dahil sa pananampalataya, ay ang ating Panginoong Diyos mismo, siya nagbuklod kay JC, kay John Carlo, at kay Haidee. And this is all made possible because we hold on to the truth of God having loved us first. I would like to start my reflection by recalling yung mga classmate ko noong ako'y high school pa. Noong bago sila nagkaroon ng wedding anniversary, 30th wedding anniversary, nagkaroon kami ng reunion. And the usual conversation among friends. Yung isa, dahil pinag-usapan namin, kamusta ba ng buhay at meron na kayong mga apo, mga anak. Pagsabi nung isa, ay nako, parang ba napagtanto ko ng kapag ikaw pala may kakasal. And then he said this, how happy is the man who marries the woman he loves? Eh, tuwang-tuwa kami, pinalakpakan. Yung nagsabi na classmate namin eh, siya yung marunong.
Pero tinanong namin, meron kami isang kaklase na a man of few words. At tinanong siya, "Jun, ano ba masasabi mo doon?" Eh, tahimik lang siya tumingin. Pagkatapos sabi niya, "Happier is the man who loves the woman he married." And I think it makes more sense. Because that's what marriage is all about. It goes through all these years filled with challenges. Pero palagi ang nangingibabaw ay ang pag-ibig ng Diyos na siya nagbunsod sa lalaki at sa babae na panatilihin itong pagbubuklod na pag-ibig ng Diyos. And going back to these words of the Lord that has been proclaimed to us, I would like to use the very words of Pope Francis that explains in a very simple way what a husband and a wife should do as they embark on this new journey, the new chapter in their life. Dahil Giancarlo and Haidee, hindi na kayo dalaga at binata. Kayo'y magiging nanay at tatay, pinagbuklod ng ating Panginoon. And the only power that can bound you together is God's unconditional love. And to go back to the words of Pope Francis, sinabi niya, "This is what marriage is all about. A man and a woman walking together, wherein the husband helps his wife to become ever more a woman, wherein the woman has the task of helping her husband to become ever more a man." Na napakalinaw dito sa salita ni Pope Francis, nung binabalikan natin yung likas sa ating pagkatao, yung pagpapakalalaki at pagpapakababae ay palaging isinasalamin yung dakilang katotohanan na tayo ay nilikha na kawangis ng Diyos. And everything has to spring forth from that truth so that anything else that we have to go through in life should always be inspired and always being fired up by that assurance of God loving us. And I would like to assure you, Giancarlo and Haidee, that today is certainly a blessed day. The families are here, your friends and colleagues are here, and they're here to pray with you. To pray with you and for you. So that as you begin this day, this life of mission as the Lord has called you, alam natin na manatiling meron tayong lakas na loob na ating magampanan ng isang napakalawak na pagsubok sa buhay may pamilya at buhay may asawa. Gamitin nating pamantayan sa ating pagsusumikap na panatilihin ang totoong kaganapan ng pamilya tulad ng ating narinig sa Ebanghelyo, ang salita ng ating Panginoong Jesus. He called his disciples, "I no longer call you servants, but friends, because the servants do not know what the Father is all about, but I have revealed them to you." At kayo, meron na kayong, sa mga taon na nagdaan, meron na kayong kanya-kanyang karanasan kung paano gumalaw ang Diyos sa inyong buhay, kung paano ang ating Panginoong Diyos ay kayo pinagtagpo, kung paano sa ngiti ni Haidee ay nakita ni Giancarlo, siya na ang biyay ng Panginoon para sa akin. Yung tindig naman ni Giancarlo, yun naman ang nakita ni Haidee. At yan ang, those are the signals, the human signals that the Lord uses in order to use the very human situations that we have na doon natin matutugunan. At ang araw na ito ay yung tugon sa pamagitan ng isang buhay na pagtatalaga sa ating Panginoon. And keep in mind, my dear beloved Giancarlo and Haidee, na itong misyon ay yung tinatahak, punong-puno ng pagsubok. Pero huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot kung kasama niyong Diyos. At meron na kayong karanasan kung paano kinabayan ng ating Panginoon Diyos na nakarating kayo sa araw na ito. Marami pa kayong tatahakin, but only today will prove na batay sa inyong karanasan, it's the same Lord who has bound you together and the same Lord who will accompany you in your journey. The God who will provide you all the blessings that you need and the inspiration, keeping in mind that divine truth, He loves you unconditionally. At harinawa, ito pag-ibig na ito ang magiging mas mabunga sa pamagitan ng iyong pagpapahalaga at pagyamanin ng pamilya upang sa gayon, ito ay isang malinaw na paghikayat at isang panawagan at panyaya para sa lahat ng mga mag-anak. And we know, and very sadly, there are some of our friends and relatives
who might have forgotten the Lord and they've been led astray. Let's remember them in our prayers. So as we move on and proceed with the celebration of the sacrament of matrimony, ay ito isang paanyaya para sa ating lahat at lalong-lalo na sa inyo, John, Carlo, and Haidee. Today is the day that the Lord has made, and make your life a true witness of that saving power of God's love. At kayo naman, mga kapatid, na natitipon ngayon, ay mananalangin para kila John, Carlo, at Haidee. At bukas palad silang tanggapin bilang magkaisang dibdib sa ating sambay ng Kristiyano. Hinihiling ko ngayon na buong katapatan ninyong ipahayag ang iyong damdamin sa isa't isa. Haidee, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Giancarlo na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Bishop. Giancarlo, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Haidee na iyong pakamamahalin at paglilingkuran? Opo, Bishop. Giancarlo at Haidee, nakahanda ba kayong gumanap sa iyong pananagutan sa simbahan at sa bayan at na umaasang iyong aragwain ang mga supling na ipagkakaloob ng pangmaykapal upang sila inyong palakihin bilang mabubuting Kristiyano? Haidee, sumasang-ayon ka ba na maging asawa ni Giancarlo na nanarito ngayon at alinsunod sa batas at ang mga alintuntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Bishop. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Bishop. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang panaragutan ng buhay may asawa? Opo, Bishop. Giancarlo, sumasang-ayon ka ba na maging asawa ni Haidee na narito ngayon alinsunod sa batas na maalitintunin ng ating banal na simbahan? Opo, Bishop. Buong puso ba ang pagkakalubo sa kanya na iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Bishop. Nakalaan bang balikatin mo sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Bishop. Ama namin, kami po ay iyong loobin na magkaisa ng kalooban at damdamin. Mula ngayon sa ginawaan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, hanggang sa wakas ng aming buhay. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko ang at binabasbasan ang pagtatalik puso ng iyong pinagtitipan sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Haidee, kailanman, haidee kita pagtataksilan. Isuot mo at ingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at ng aking katapatan sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Giancarlo, kailanman hindi kita pagtataksilan, isuot mo at pagkaingatan ang singsing na ito nang siyang tanda ng aking pag-ibig at ng katapatan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Haidee, kailanman hindi kita pababayaan. Inilalaga ko sa iyo itong mga aras na tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapakanan mo at ng ating magiging mga anak. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Giancarlo, tinatanggap ko ito at nangangako ako na magiging iyong katuwang
sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ikaw ay ang kumpas nung naliligaw, naging kulay ka sa langit na bukaw, sa bawat pagyo na dumayo. Ikaw ay ang kanluma na nahanap ko, kahit nung di ko alam ilang beses mo kong niligtas. Ikaw ang handungan at aking wakas. Alright, John Carlo and Haidee, maaari na igawad ang inyong matamis na halik sa isa't isa. Itaas mo ang belo ni Haidee. Magandang hapon sa inyong lahat, maligayang pagdating dito sa Crystal Waves Event Center, dito sa bahay ng Talavera Nueva Ecija, at maligayang pagdalo sa kasala ng taon. Ito ang selebrasyon ng pag-iisang dibdib ni Ginoong John Carlo at Ginang Haidee Espiritu Patiag. Sa diwang ito, maaari ba ako makarinig na isang masigabo palakpakan? Aba, parang mahinang enerhiya ng bawat isa, ha? Parinig ako ng isang masigabong palakpakan na may kasawang sigawan! Iyon ang gusto ko sa inyong lahat, ha? At siyempre kami ay lubos na umaasa na kayong lahat ay makakasama at makakapiling namin hanggang matapos ang ating programa. Ha? Walang mawawala sa inyong lahat. Mga piling Ginoo, John Patrick Gamboa, John Dave Patiag, Roy Allen Patiag, Roy Tristan Season, Nathan Andres, Justin Bautista, Eric Paul Verdillo, Kim Jim Espiritu, Lawrence Patiag, Patrick Aguirre, Bon Brian Rafael Patiag, Nico Brian P. Salas, at ang ating best man, Paolo Lincoln Gamboa. Ang ating mga piling binibini, Sheila de Guzman, Eliza Jem Gamboa, Clarice Nica de la Cruz, Rica Salas, Mariel Ann Santos, Jamie Jean Habate, Glyza K. Patiag, Bernadette Galang, Selena Veronica Mateo, Christine Joy E. De La Cruz, at ang ating ginang pandangal, Maika Angela Patiag. Muli, bigyan natin sila ng isang masigawang palakpakan. Maraming salamat po.
natutunghayan ninyo ang ating mga bagong ganap na abogado. Bigyan natin ang mga sigabang palakpakan, Attorney Mark Lawrence Padiaga at Attorney Liza K. Padiaga. Bigyan natin ang mga sigabong balakpakan ang ating mga piling Ginoo at Binibini. Ibigay natin ang mga sigabong balakpakan para kina Attorney Laura Padiag and Board Member Teresita Padiag. Muli isang mga sigabong balakpakan para sa mga magulang ng ating kinasal na lalaki ngayong habang ito. Cesar Espiritu Jr. at Zoro Haidee Espiritu. Ang lupas na ligayang nadarama ay dahil narin ka. Parang kabisado yung mukalat eh, ha? Bigyan natin ang mga sigabang palakpakan ng mga magulang ng ating bago mag-asawa. Maraming salamat po. At pagpasensya nyo na po ang panggugulat namin ngayong hapon na ito. Ha? Ibigay ang pinakamalakas na palakpakan sa ating ganap ng mag-asawa. Ginoo at Ginang, San Carlo at Haidee Espiritu Patiag! Thank you.
sabay-sabay at sama-sama tayo bumalakbang! Ibigay ang beat! Oh, now, at this time, music, DJ! Clap your hands! Clap! Clap! Keep on going! Oh, yung mga pahila-hila natin dyan, ha? Simulan na natin ito, eh! Ang tamis lang yung ngiti. Kamila na! Para bang nakakakiliti. Kaway! Itiyoy! Araw umapang! Bumbong! Opay sa mga taas! Taas! Ikot-ikot naman! Puso ko'y parang malalayan. Bumbong! Isa pa na yun! Ako ay nadihan. O, palakpakan! Sa pili at hanip ang dati. Para naiisahan niyo kami, ha? Sasabay! Hila! Ikaw ay nyo na! Tamas! Tamas! Mamais mo! Tamas! Tamas! Ikot-ikot! Aba! Isa po! Palakpakan! Eh! Lock! Lock! Baba! Mamais mo! Tamas! O, isa pa tayo lahat, ha? Mundo ko'y parang tinitribol. Parang ganado kayo lahat, ha? At ito'y mubukol. Ikaw ay yun na taas. Taas. Baba. Baba. Isma. Taas. Nang hugis ng bato. Guys, ikot-ikot na. Di mo na huwag lang pang lumanta. Ayun, suma. Taas. Taas. Baba. Clap your hands and clap. Clap. Nang iyong baba. Baba. Ang lambot ng aking wanda. Kayo naman, ha? Ganahan nyo naman ang OTV. Gawain! Baba! Baba! Ispatas! Tayo lahat, sama-sama ang sumigaw! Congratulations, Mr. and Mrs. Batyag! In 3, 2, 1, go! Guys? Okay, tagal na nun, ha? Naalala ko pa kaya. 15 years sa 2007 yun eh. Ano ba? Magka-college. Sa nag-aaral siya sa General De Jesus College that time. Ako naman, pauwi-uwi eh. Dahil BSU ako nag-aaral. Common friend, nag-keep, nagkakilala. Kapatid ni pinsan ko, kaklase niya, yung kapatid ni Haidee. So sa General din. So, uso pa, alam po, Facebook nun, Friendster pa. Oo, oh, hindi ko na so, alam eh, kung anong edad kayo. Parang man, technology na rin ang naglapit sa amin. Then, naging magkaibigan. Later on, naging kami. Hanggang ngayon. So, hanggang college, up to present. Ayun, yun ang istorya namin. Nung nag-college kami, long distance relationship. Pero, syempre, nakikita-kita. Tapos nang makagraduate siya, makagraduate din ako. So, continuous. Nasok ako sa politika. Ayan. Hanggang 2016, yan, si Yua. 2017, lumabas na si Yua. Yun. Yun lang naman ang story okay. Namin. Simple lang. Gusto ko sanang magtanong pa pero parang natapos na yung kwento. Ni Vice JC. Ngayon po gusto ko lang mabilis na tanongan lang natin, Vice JC, anong isang ugali o katangian ng yung pinakamamahal na misis? Ang dahilan kaya kanina, nung tinanong ka ulit kung ikaw ba ay talagang pumapayag ng makasal kay Haidee, talagang sumagot kang, yes, father, I do. Opo, tama. At ano bang katangian? Ano sa kanya na strikta? Na asawa na to the point na tama yung magagawa ko, di ba? Yung gusto lang naman niya yung sa ikabubuti ko. So sa haba ng panahon nakita ko sa kanya yung malasakit niya sa akin until nag-enter ako ng politics. Nandiyan na siya. So yun ang gusto ko sa kanya. Ayaw niya, hindi niya ako pinababayaan. Parang natakot tuloy akong tanungin si Ma'am Haidee nung nalaman kong istrikta pala ito, ha? Pero ibigay niyo pa rin po ang mikropono. Susubukan ko yan, ha? Now, Ma'am Haidee, gusto ko lang malaman, ano namang isang katangian ng iyong pinakamamahal na mister? Ang dahilan, kaya kanina habang naglalakad ka papalapit sa altar at natatanaw mo siya, napasabi kang, he is the one. Sobrang bait ni JC. Sa lahat ng problema, lagi naman niya akong tinutulungan at hindi niya ako iniiwan.
Hello. Matanong ko nga lang po sa inyo bang dalawa, sino ang mas magaling magluto? Si Ma'am Haidee ba? O si Vice JC? Parang may narinig ako, wala daw. Parang... wala. Wala. Pero sino sa inyo ang talagang sumusubok? Sino ang madalas sumusubok sa inyo sa pagluluto? Nagtatry ako. Pag YouTube, yan. Ayan ang sinasabi ko, ha? Buti na lang naabutan natin ang YouTube na yan, ha? Winwersa, o. Diba nasasarapan ka naman sa luto ko, ha? O. Pero mama, gusto ko lang malaman, kung mayroon kang isang putahe na papanoorin sa YouTube bilang inyong unang putaheng pagsasaluhan ng iyong pinakamamahal na mister bilang kayo ganap na mag-asawa sa simbahan, ano bang putahe ito, Ma'am Haidee? Kare-kare. Aba, bakit naman sa dinami-dami ay kare-kare? Kasi paborito niya talaga yung gulay. Ooh. Parang sabi ni Sir JC, pakbit sana ang gusto ko eh. Pero sa friend, we're looking forward sa isang masayang pamilyang bubuin niyo dalawa habang pinagsasaluhan ang masarap at medyo mamani-maning kare-kare na handaan ng nag-iisang Haidee sa nag-iisang JC ng buhay niya. Muli bigyan natin ang masigabang palakpakan, Ginoo at Ginang Patyag. Pero ngayong hapon na ito, mas lalo naming gagawing espesyal ang kaganapan dito sa inyong kasalan. Dahil ngayon ay makakasama natin ang ilan sa mga pinakamahalagang tao sa buhay ninyo. At para simulan ito, oras na para makasama ko ang ina ng ating Vice Mayor, JC Patyag. Kasama natin, kagalang-galang Board Member Teresita A. Patyag. Kamusta po ba itong si Vice JC sa loob ng inyong tahanan? Mabait ba ito? Masungit? Pasaway? Lalo nung kabataan niya? Tulad nung nakikita ng ibang tao, siya ay mabait, lalo na sa mga kanyang pinaglilingkuran, hindi lang sa amin. Siya ay tahimik kasi nung maliliit sila, tatlo yan, panganay siya, sumunod yung si Mark at si Micah. Hindi sila lumalabas ng bahay pagkatapos na hinatid ng service. Sa bahay lang sila. Lumaki sila at nakapag-asawa, nandun pa rin sila, hindi sila lumalabas. Eh ngayon, isang lingkod bayan, minamahal niya ang bayan ng San Isidro, kaya yun ang kanyang gusto, magserbisyo sa ating mga kababayan. Mabait na bata yan. At alam naman natin na kapag ikaw ay isang, sabihin na nating public servant, talagang malambing ka sa iyong mga nasasakupan. Matanong ko nga po, ito po bang si Vice Mayor JC ay malambing din sa inyong kanyang mga magulang? Siyempre malambing, lalo na pagkakain kami, sabay-sabay kami. Sabay-sabay kaming kakain pag nasa Manila kami lahat. Tatawagin na nung daddy, tawagin na sila JC, sila Mark, sabay-sabay kaming kakain ng hapunan. Pagkatapos naman, kung hindi kami naghahapunan sa bahay na sabay-sabay, lalabas po kami. Kakain po kaming sabay-sabay na mag-anak. Ngayong ganap na may asawa ang iyong pinakamamahal na si JC, ano bang mensahe ang nais mong ibigay sa kanya bukala kasama ng bagong bahagi at ganap ng bahagi ng inyong pamilya na si Haidee? Ang masasabi ko lang, lagi kong sinasabi, mahalin ang bawat isa. Tulad ng sinabi ko, tatanda rin tayo. Sana kung ano ang ginawa namin sa inyo, yun din ang gawin nyo sa mga anak nyo. Yung matibay at matatag na pundasyon na tinayo ng inyong daddy at ako, sana tuloy-tuloy na pagtibayin sama-sama tayo para sa ating pamilya, magmahalan, sapagkat ang buhay ngayon ay madali lang. Sana kay Haidee, alam kong mahal na mahal mo si JC. Alam kong mahal na mahal ka ni JC. Kasi nung nanliligaw, kahit madaling araw, pupunta kila Haidee yan. Hahanapin namin sa kwarto, wala. Tumatakas po yan. Kaya noon po, mare, pare, sabihin ko na po yung totoo. Noong pong pumunta si JC sa bahay ninyo, sinundan po namin kung saan siya pumupunta. Sapagkat alam nyo naman po, sa larangan ng politika, mahirap ang pamilya ay hindi alam kung saan pumupunta ang anak. Hindi makakatulog ang ama at ina.
kung ang anak ay wala sa kanilang pamamahay. Yan lamang sa ating mga kababayan na naririto sa bayan ng San Isidro, sa ikapat na distrito o sa ibang bayan na naririto. Maraming maraming salamat po sa pagmamahal ninyo kay JC. Alam ko po, natutuparin niya ang mga pangako sa paglilingkod sapagkat ang pamilya Patsyag ang sinasabi po ng kanyang ama. Trabaho, serbisyo, pagmamahal sa ating mga kababayan. Yan po ang lagi naming sinasabi sa aming mga anak. Tinatanong po ako kung masaya ako. Siyempre po, masayang masaya po ako, nadagdagan po yung aking anak. Di po ba? May isa po akong apo. Yan pong apo ko na yan na nag-iisang anak po ni Vice. Siya po ay mabait. Sapagkat pag dumarating po galing Maynila, kami ni attorney, ang sasabihin po ng kanyang anak, Daddy, magmano ka sa nanay mo. Natatawa po ang kanyang ama. Nung dumating po ako nung Biyernes ng hapon, kinuha niya yung daddy niya. Ayan ang nanay mo. Magmano ka sa nanay mo. Sasabihin po kay attorney, pag tumawag po kami, eto yung anak mo, lolo. Eto yung daddy mo, daddy. Ayan o, mag-usap kayo. Yung po ang sinasabi ng kanyang anak. Kaya lumaka din po siyang may takot sa Diyos at alam niya kung ano ang tama't mali. Kay Haidee at kay JC, congratulations. Sana masundan na si Yua. At yung pasasalamat pa po namin, yung pong sumunod kay Vice, Attorney Mark Lawrence Patsyag, at saka kay Attorney Glyza Sorilla Patsyag. Siyempre, blessing po sa amin yan. Masaya po kami. Masaya ang pamilya sapagkat nakasal na ang kanilang kuya. Pumasa pa sila. Kaya ubod po ng saya ang aming nararamdaman ngayon. Mas lalong masaya dahil sinamahan niyo po kami ngayon dito. Sinamahan niyo kami sa aming kasiyahan. Kaya muli, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ang sayaw ninyong magina. Ladies and gentlemen, pasalubungan natin ang masigabang palakpakan, Vice Mayor John Carlo Patsyag, kasama ang kanyang pinakamamahal na ina, Board Member Teresita Patsyag. Bigyan natin ang mga sigabang palakpakan, Board Member Teresita Patsyag, together with Vice Mayor JC Patsyag. Isang mahigpit na yakap naman, mukha lang sa iyong pinakamamahal na anak. At kami umaasa na patuloy pa rin kayo magkasangga sa mga susunod na hamon ng buhay. Maraming salamat po! Maaari na kayo bumalik sa inyong upuan. Bago pa man natin tuluyang ibigay ng buong buo itong si Haidee dito kay JC, gusto ko muling ibigay mo sa kanya ang iyong pinakamasayang mensahe, ang iyong pinakamasarap na yakap habang binabalikan ang lahat ng maganda niyong alaala.
Daddy, sunduin mo nga po si Heidi doon sa gilid na bahagi ng ating entablado. Sama-sama nating bigyan ng mga sigabang palakpakan, Daddy Cesar Espiritu Jr. kasama ng ating napakagandang bride, Heidi Espiritu Patiag. Pamilya, itong si Heidi. Ngayon, ito na ang tamang panahon para ipakita at iparamdam hindi lamang kay Daddy Cesar, kundi sa lahat ng mga taong nandirito na ikaw ang tapat, na ikaw ay sapat, at ikaw ang karapat dapat sa naging isang Heidi ng buhay mo. Vice? Muli mo nang ipagpaalam sa kanyang Daddy Cesar, itong si Heidi. Parang ayaw pang ibigay, ha? Maraming salamat, Daddy. Vice JC, oras na po para ilagay mga kamay mo sa bemag ng iyong misis. Natin ang mga sigawang palakpakan, Ginoo at Ginang San Carlo at Heidi Espiritu Patiag. Malakas na palakpakan para sa dalawang taong nagmamahalan.
crazy? Will you marry me? Can I say something even crazier? Yes! Watching from the windows, all those years outside looking in, all that time never even knowing just how blind I've been. Now I'm here blinking in the starlight. Now I'm here suddenly. Salamat kami sa araw-araw na biyaya na amin natatanggap. Salamat din po sa patuloy na paggabay sa amin. Naway bigyan niyo rin po kami ng kapatawaran sa mga kasalanang aming nagagawa. Panginoon, kami na nakatipon dito ay lubos din na nagpapasalamat sa maganda at masayang araw na ito. Nasaksihan ng bawat isa na naririto ang pag-iisang dibdib ni na Mr. and Mrs. Pachag. Panginoon, bago kami magsalo-salo sa gabing ito, ay gusto po muna namin kayo pasalamatan para sa mga masasarap na pagkain na nakahanda ngayong gabi. Ang mga biyayang ito ay aming pinahahalagahan sapagkat sa iyong kabutihan at kapangyarihan nagbuhat ang lahat ng mga ito. Nananalangin kami, Panginoon, ng kagalakan, kapayapaan, kasiyahan at pagmamahalan sa buong gabing ito. Patnubayan niyo rin po kami at pagpalain araw-araw. Hinihiling rin po namin na mas pagtibayan niyo pa ang kanilang pagsasama. Tulungan sila na manatiling matatag sa mga pangako na kanilang ginawa. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo na ating Panginoon. Amen. Ngayon, ilipat natin ito sa ating saucer. Maraming salamat. Ngayon, iniimbitahan muli ang mag-asawang Patiag dito sa gitnang bahagi ng ating bulwagan para sa pagpapatuloy ng ating cake slicing ceremony. Yung dalawa, ilan nga ba ang gustong maging anak na mag-asawang Patiag? Alam ko may biyaya na kayo, pero ilan nga ba ang total pa ang gusto ninyong magkaroon? Dapat sabay kayong dalawa, ha? Isisigaw nyo ito. Oh, nakabawal magkita. Dapat magtugma kayo, ha? Ngayon, oras na para malaman natin kung ilan nga ba ang gustong maging anak na mag-asawang Patiag. In 3, 2, 1, go! 3! Aba, oo, parang gusto sana 15 eh. Nagpigil lang ng onte. Ngayon oras na para ipakita sa amin kung gaano katamis ang pagmamahala nyo sa isa't isa. JC, pakitaan mo nga kami kung gaano katamis at kalaki ang pagmamahal mo para kay Haidee. In 3, 2, 1! Oh. Go! Pero siyempre, hindi naman tayo papayag na itong si Haidee lang ang makatatanggap ng pagmamahal. Ngayon, Haidee, oras na para ipakita naman sa amin kung gaano katamis ang pagmamahal mo para kay Jason. In 3, 2, 1, go! Bigyan natin ng mga sigabang balakpakan, Mr. and Mrs. Patiag. Hello? Kinakabahan ako, teka. Okay, so
Tinaip ko na po para hindi ako makalimot. Huwag mo babasahin, ha? Game. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Unang-una, pinapasalamatan ko po ang Panginoon. At pinagtipon-tipon po tayo ngayon upang masaksihan ang pag-iisang dibdib nila Kuya JC at Ate Haidee. Ako nga po pala si Maika, ang nag-iisa at pinakamagandang bunsong kapatid ni Kuya JC. Wala naman pong kukontra, no? At wala naman pong choice si Kuya. Ako lang naman. So, napakahirap pong lumaki na dalawa ang kuya. Lagi po ako, wala pa man naiyak. Okay, lagi po akong inaasar simula noong bungal-bungal pa ako, hanggang ngayon at chubby-chubby na. Ganyan po yan, si Attorney Mark, tsaka si Vice Mayor. Kaya sisimulan ko po ang aking mensahe para sa mag-asawa sa paraan na pagbabalik-tanaw. At yun ay kung paano ko po unang nakilala ang ate ko, Ate Haidee. So, grade 2 po ako noon, doon na siyang dinala ni Kuya sa bahay, year 2007. Hindi ko po makakalimutan, isipin niyo po gaano na sila katagal, nagtatrabaho na po ako ngayon. So, napakahaba po ng buhok noon ni Ate Haidee, literal, tsaka itim na itim, straight. Pang-commercial. Sa sala kami doon, magkatabi at nag-uusap. Doon ko din po sinimulan yung unang pambubudol ko sa kanya. Ang sabi ko, naalala mo ba? Sabi ko, ang ganda naman ng doll shoes mo. At ang sagot niya, hindi niya po ako binigo. Sige, ano bang size mo? At doon palang kuhang-kuha na po ako. So, ibibili din daw niya ako ng ganun. Nako, sabi ko, kaya sumunod na linggo, may dala siya. Parehas na kami ng doll shoes. So, kaya sa una at simpleng pangyayari na yon ng aming unang pagkikita ni ate, doon ko po napagtanto na magkakaroon na po ako ng tinatawag na ate. Nagtiis po ako ng 7 years bago nagkaroon ng ate. Ate na laging sinusuportahan ako. Teka po, meron akong pamunas. Tita Nora, pera po saglit. Ate na lagi ako sinusuportahan sa mga kaartehan ko. Ate na nakikinig sa mga kakirahan ko simula nung bata pa po ako. At ate na laging andyan upang gabayan ako. Hindi po kasi ako vocal at sweet sa ganitong bagay at sanay po ang mga tao sa akin, lalo na kami ni Ate Haidee sa mga tawanan, lokohan. Kaya siguro po nagkasundo kami. Noong una pa lang sila, syempre medyo mahigpit po kay Kuya. Hindi ko alam, di naman siya babae pero ang higpit. Panganay nga po kasi siguro. Yun, madalas yung takas po nila ng date sa Manila. Tapos ako lang nakakaalam, walang alam si Mami at Daddy. Kasabwat. Kaya noon, sabi ni Ate Haidee, kapag nagka-boyfriend ka, ako naman ang tutulong at magiging kasabwat mo. Naku, syado lang putuwa ko noon. So, Ate Haidee, alam ko lahat ng pinagdaanan ng relasyon niyo ni Kuya. Lagi mo akong kinakausap at tinatawagan kapag may problema kayo at syempre pag-busit ka na sa kanya. Lalo na sa mga panahon na kakaalis pa lang ni Ate Haidee sa bahay, tumatawag, tad-tad na ng text, asan ka na, umuwi ka na. No? Ang bilis ng panahon, dati nangangarap lang makasal, ngayon may iwan na kayo at nandito po tayong lahat. Isa ko sa pinakamasaya dahil sa wakas, nandito na tayo. Ang tagal nating hinintay, ang tamang oras. Kaya maraming salamat po sa lahat ng tao na nandito. Siyempre, mensahe ko din po sa pinakagwapo kong nami pong panganay. Siyempre, meron din kami pinakagwapong gitna para po walang ano, samaan na loob. Si Kuya JC, bigyan ko lang po kayo ng background. No? Medyo mahaba, pasensya na, dalawa po kasi related. Eh. Hatid sundo po ako niyan, parang din si Kuya Mark sa school na naglo-law school pa siya. Kahit may exam, hatid ako niyan. No? Si Ate Haidee din po, hatid-sundo ko niyan, high school, sa UST. Diba, nagkaroon akong driver? Driver ko silang dalawa. So, more flashback pa. Si Kuya, nasa Malolos pa lang po kami. Bata pa ako na elementary.
Napakakuripot. Yung kuripot po niyan, sa cabinet nakatago yung pera. Inaamag na. Tama ba ako, Mami? Asan po si Mami? Tama ba? Inaamag. Tapos, pag mag-mall kami, bibili ng damit si Kuya Mark at si Kuya JC, sabay. Si Kuya Mark, mapapasimo, suot na niya, makukupas na lahat ng bagong damit. Siya, yung damit niya lahat, naka-plastic pa sa cabinet, may tag pa! Pwede mong ibenta ulit! Ano po ba, pag kumakain ng hotdog noon, puhugasan niya pa kapag nalaman niyang niluto sa mantika. O di ba, yung mga simpleng bagay po ganun. So, improve naman na siya ngayon, galante na. Lalo na kay Ate Heidi at saka siyempre kay Yua, no? Isa susunod na po yung bilimoko noon, bilimoko niyan. So, kuya, manatili ka lang ganyan. Yung mahal na mahal mo yung pamilya mo, pati na rin siyempre yung mga taga San Isidro po. Pagpatuloy mo ang pagiging may malasakit at may buong pusong pagtulong sa kapwa. Nandito kami, si Mami, si Daddy, siyempre yung kasangga niyo po, si Mayor Ante, no? Siyempre si Ate Heidi na nasa likod ng lahat ng to. Sa bagong kasal, maraming nagmamahal sa inyo at sa lahat ng blessings na natatanggap nyo, sana ay manatili kayong mapagkumbaba. Maraming maraming salamat po sa inyong dalawa, sa gabay ninyo sa akin. Malaking parte kayo ng buhay ko, kaya mahal na mahal ko kayo. Magpakarami na kayo. Congratulations! Muli bigyan natin ng mga sigabang palakpakan ang ating piling binibini, Maika Angela Patiag. Ngayon, oras na para marinig naman natin ang mensahe ng ating piling Ginoo. Walang iba, kundi si Engineer Paolo Lindon Gamboa. So magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Paolo Lindon Gamboa, pinsan ng ating napakagandang bride po si Ate Heidi. Parang bias to. Isang karangalan po na maging bahagi ng espesyal na araw na ito bilang piling Ginoo ng groom. Hindi po madali ang tungkulin na ito dahil kailangan magbigay ng isang talumpati na nagpapakita ng pagmamahal at suporta hindi lang sa groom kundi pati na rin sa bride. Ngunit sa kasong ito, mas lalo po akong napaswerte dahil hindi ko lang kaibigan ang groom kundi isa rin kamag-anak at mabait kong kaibigan ang aking pinsan, ang bride. Sa bawat sandali na nakasama ko sila, hindi ko po naipinta sa aking mga salita kung gano'n nila ako napabilib sa kanilang pagmamahalan at samahan. Nakita ko po kung paano sila nagtagumpay sa kanilang mga hamon, kung paano nila sinuportahan ang isa't isa sa lahat ng aspeto ng buhay, at kung paano nila ginagawang mas maganda at makabuluhan ang bawat araw ng kanilang pagsasama. Kaya naman, sa aking panig, wala po akong duda sa sinumpaan nilang pangako sa isa't isa na hinding-hindi nila iiwan ang isa't isa sa hirap at ginhawa. To the newlyweds, I wish you a lifetime of happiness, love, and togetherness. Sana po maging matatag kayo sa inyong mga pangako at hindi po kayo magsawang magmahalan. Sa lahat ng pagsubok na darating sa inyong buhay bilang mag-asawa, lagi niyong tatandaan na nandito lang po kami para sa inyo, handang sumuporta at nabigay ng payo. Maraming salamat po at ang inyong pagmamahalan ay inspirasyon sa aming lahat. Mapalad po ako at nakasama kayo sa araw na ito. Congrats and best wishes. Maraming salamat sa ating piling Ginoo, Engineer. Muli bigyan natin ang mga sigabang palakpakan, mga asawang patiag. Maraming salamat muli sa ating piling Ginoo at piling binibini. Maaari na kayo bumalik. Patatawanin kita pag hindi ka masaya. Pupuhatin kita pag may rayuma ka na. Okay, sarap isipin kasama kang tumanda. Kasama kang tumanda. Matanong ko nga lang po, ano po ba ang magandang pangalan ng pares ninyong dalawa? Tawagan namin Honey Pie. Honey Pie! Oo ba, mas matamis pa kayo, ha? Honey Pie, sige po, yan ang unang pangalan ng pares natin, ha? Honey Pie, dito po, ano po ba ang tawagan ninyong dalawa? Ano ba tawagan namin? Bobby. Bobby. Ang ibig sabihin ay? Baby. Ay, naman! Parang masama yung tingin sa akin ni Mama. Oo. Honey Pie at tapos Bobby. Punta naman tayo dito sa dulo. Ano pong tawagan ninyo, Ma'am and Sir? My love.
My love. Oo. Oh, oh. Mayor, oo. Oh, oh. Gusto ko po sanang tanungin kung anong tawagan ninyo, ha? Oo. Oh, oh. Eh, ano po bang tawagan ninyo ni Ma'am? Mare. Mare. Yun ang pinakamatamis ngayong gabi, ha? Okay, so ngayon po, ang unang pares natin ay ang ating honey pie. Ang pangalawang pares natin ay ang ating Bobby. Ang ating ikatlong pares ay ang ating my love. At ang ating ikaapat na pares ay si Mare at si Pare, ha? Oo. Oh, oh. So ngayon... Stop comparing to me to her. Tama! Hindi ikaw si Celine. And you will never be Celine. Celine is dead, and hindi na siya babalik, Ellie. Pero hanggang ngayon, umaarte ka pa din na parang nandito siya. Dahil nandito siya. Nandito siya! Kung nandito siya, nasan ako? There you go! Ang ating unang pares, walang iba kundi si Honey Pie. Oh. Parang may pinagdadaanan po ba kayo sa inyong relasyon ngayon? Ala naman, parang dalang-dala po kayo, ha? Oo. Bakit kapag nagsasalita ka, parang wala na tayong choice and hate that feeling? Because you're overreacting! Bakit ba pakiramdam ko kaya hindi ka umukontra dito dahil gusto mo din naman tong mangyari? Ano sabi mo? Ano sabi mo? Tumahimik ka, so sorry kita kay Mang Al. Sige ma'am, ituloy mo. Ang pera natin, hindi basta-bastang nauubos. Pero ang pasensya ko, konting-konti na lang. Ibili ba akong iPhone? There you go! Bigyan natin ang asigawang palakpakan ng ating ikalawang bares. Guys, hindi ba pwede boxing na lang? Do you love me? Of course, I love you. Talaga? Of course. Which led me to the... Ano rin? The next question. So are you willing to make this to the next level? Next level what? Next level lang relationship. Relationship what? There you go! Thank you so much ang ating katlong pares. Once again, ang ating my love pair. Now, Agent Jerry, alam mo ba? Take two, ha? Oo. Teka lang, hindi pa nakukuhay galit. Oo, konti pa, ha? Agent Jerry. In 3, 2, 1, action! Oh, take three, action! Action, Jerry, ano ba? Hindi ka to yan! Okay. Palakpakan nyo naman kasi, oo, ha, yan! Alam niyo bang nung nagkasal ako ng puta na parang ganito rin eh. Huwag niyo napapansinin si Atchi Cherry, ha? Oo, basta tuloy-tuloy lang tayo, ha? Take four! Action! Atchi Cherry. Alam na nag-asawa siya ng maga. Para makalis agad sa puter mo. Hindi totoo yan! Ate Dong. Hindi totoo yan. Hindi ba ikaw ang nagsabi, huwag ipagay sa'yo ang totoo. Pwes, ito ang totoo. Harapin mo ang totoo. Dahil ngayon, hahanapin na natin kung sino ang pinakamagaling dito sa apat na to, ha? At yan ay magaganap lamang sa inyong palakpakan. Now, tignan natin kung sino nga bang naniniwala na dapat ang pinakamagaling ay walang iba kundi si na Honey Pie! Ano parang oo ha? 64. Punta naman tayo kina Bobby! Aba, 69. Oo. Punta naman tayo kay My Love! Oo, 53. Oo. E punta naman tayo kay Mare at Pare!
Okay lang ba na kapag ang nanalo, si Mari at si Pare, uulitin nila yung kanilang script? Oo. Bigyan natin ang mga sigaw ang palakpakan, Mari at Pare! There you go, congratulations po. At kayong lahat ay makakatanggap ng regalo mula, of course, sa ating mag-asawang patyag. Maraming salamat po sa inyong pakikisa, kooperasyon, at paglalaan po ng inyong masayang oras dito sa ating ginagawang okasyon. Muli, maraming salamat po! Okay, of course, first of all, I would like to thank everyone for coming. Maraming salamat sa inyong pagpunta sa kasal ng aking panganay na anak. Maraming salamat po sa inyo. Of course, this day really is one of the most memorable days for my son. And I'm very happy for him for what he has accomplished in his life. And of course, we are also happy na Haidee is now part, actually for the last 6 years, or ay part ka na ng aming family. And sabi nga ng mami nyo, natagdagan ng aming mga ang aming anak ng pangalawang babae. And I'm also thankful for my compadre and kumare for entrusting their daughter to my son, JC. Si JC po, tama yung sinabi ni Bukala. Napakabait na bata. Nagmana sa lolo. Hindi nagmana sa ama. Sa kabaitan. Kasi po, talagang nakita niyo naman niyo, mga kasamahan ninyo sa LGU, sa mga nights, at saka sa family. Of course, we have, magkaiba kami ng konti ng ugali because I'm a person of, I can demonstrate sometimes the true self of me. Siya medyo nakokontrol talaga niya. And ganoon talaga yung kanyang lolo ato. No, ganyan talaga politician. Dapat talaga you have to have that kind of mas malawak na PC, pasensya. And I love you, son. Of course, siyempre, proud ang iyong tatay kahit ganito lang tayo. Masaya tayo for what we have. Very, very thankful for all the blessings that we have. Kaya binibiro ko eh. Maswerte mo naman lahat ng blessings na napunta na sa'yo. Ganun talaga mabait. Kaya maging mabait din kayo. Para ang blessings talaga eh siksik liglig. And you have to return that to the community, to the church, to your relatives, to your friends, to everyone. Lalo na ikaw, mayroong responsibility. Kahit na ako, personal, wala naman ako responsibility sa tao, I still serve the public for the last 20 years. Kasama niyo ako sa pagsiservisyo sa publiko. Kaya nga bukas maaga akong uuwi para sa mga tao. Part of your political life that you have really to serve. You know? I wish you all the best, JC and Haidee. Minsan tinuturuan ko si JC, sabi ko maging matapang ka. Minsan pag niloloko ka, kailangan tapangan mo. Kasi masyado mabait eh. Yun eh. Siguro tama yun eh. Yun naman lang ano eh. Kaya nga siya nagkiklik sa politics eh. No? Kailangan eh. Palagi nakangiti lang siya eh. Palagi nakangiti. But of course, the Haidee will be there to assist sa my son JC. Meron din kami siyempre, of course, na pinagdadaanan. Ano? Of course. Hindi naman perfect world yan eh. And those challenges in life must be overcome. Ma-overcome natin yan. Kaya rin natin yan, of course, with the help of our friends and the Lord, good Lord. Congratulations! Ito na, natupad na yung pangarap na kasal. This is just like anybody who is a Catholic. Desire natin na magkaroon kayo ng legal bind outside of the civil sa church talaga, no? That will reinforce the binding, the marriage tie na ipakita ninyo. Nakita ko naman kung paano kayo magmahalan. Ayun, tama-tama. Si Apo,
dagdagan nyo na yan, may edad na kayo. Dagdagan nyo na yan, kailangan, meron na kayong kasunod, hanggang tatlo dapat, huwag kayong magtipid. Ano? Dito na may mag-aalaga, yung lola. Dito naman kami, kasi yung kanyang nag-iisang anak, eh pag dumating kami sa bahay, sa amin, nagpupunta palagi. Ano? Halos alas 12 na ng gabi bago umuwi sa kanila. Talagang tinutulak na namin para umuwi sa kanilang bahay. Doon lang nakakapag-TikTok eh. Bawal mag-TikTok sa kanila. Salamat po sa inyo lahat. I'm very thankful and God bless JC and Haidee. We love you so much. Maraming salamat po sa nag-effort. Nakita namin na nag-effort po talaga lahat. Pero meron po kaming naging judge dito na pumili talaga ng best Barong and best Filipiniana. Sa lalaki po, best in Barong, Mr. Eds Franco. Muli, ikaw ay tatanggap ng... Teka lang, sir. Sir, may nakalimutan daw po kayo, sir. Ha? Opo, hawakan niyo lang po. Sinunod. Best in Filipiniana, Miss Ria Carino. Ria Carino. Muli bigyan natin ang mga sigaw ng balakpakan, it's Franco at Ria Carino. Magandang gabi po ulit sa ating lahat. Naantok na po yata. Ge-enjoy po ba? Pasensya na ho kung medyo malat na. At iyak po tayo ng iyak eh. Paano ba sisimulan ng pagsasalamat? Hindi po, kulang po yung salita para po sabihin sa inyo na yung pong kaligayahan po namin ni Haidee. Kami po, dinandaan po namin lahat ng inyong mga mukha buhat kanina na nagpunta sa napakalagang araw po na ito. Sa lahat po ng ninong na dumalo, syempre po, unahin ko na yung aking kapartner sa paglilingkod sa ating bayan, ang aking pong ninong na ngayon, Mayor Ante C. Tinio. Ayun o. Andiyan po ang ating mga taga San Isidro, nananatili pa po. Siyempre, lahat po na nagstay na ninong na nandito, palakpakan po natin. At sa kalimang bahagi naman po, ito po yung mga magagandang ninang. Palakpakan po natin. Yung pong ating araw na ito, ang tagal po naming hinintay ni Haidee. So tama po si Daddy, 2016 nung pag civil wed kami, umabot kami na ilang taon hanggang sinilang si Yua. So nas-postpone, pandemic. Ito na yung pagkakataon, sabi ko. Si Yua na yung nagbigay sa amin ng signal. Sabi niya sa amin, gusto ko na ng kapatid. Sinabi niya yon. Sabi naman namin ni Haidee, hindi ka namin bibigyan ng kapatid hanggat di kami umaakit sa altar para magpakasal. So, talagang pinangako namin ni Haidee na ngayong taon, ngayong Abril, ay mangyari itong pinakahihintay namin. At napakasaya namin, lahat po kayo nandito. Sa mga kasamahan ko sa LGU, San Isidro, sa Pamilya Patsyag, Aguirre, Espiritu, Gamboa, Galang, Atacador, Knights of Columbus Family, DMI, mga co-or po namin, suppliers, Noglitch, Events Architect, sa Project M, Bastery, Sisters Nora Catering, napakasarap na pagkain na itabi-tabi, ninang na rin po namin, Likop,
At si Haidee na po magtutuloy ng iba. Mahaba pala. At syempre, sa amin pong mga ninong, kaya Gov. Oy Umali, nagpasabi po kanina na may biglang meeting sa Manila. So, nag-confirm po siya, kaya lang, sabi niya, mas kailangan niyang matugunan yung meeting dahil para sa ating probinsya. Kaya naiintindihan po natin yon. Ganun din po, nagpapasalamat kami kay Congressman Emeng Pascual na dumalo din po. Kay Governor Delta Pineda na dumalo din po. Kay General Peralta, Vice Mayor Nery V, na sila po ay tumulong dito po sa bayan ng Talavera, sa PNP Talavera na nag-secure po ng traffic. Kay PD po, siyempre ang honor guards po ng bayan ng San Isidro, Jaen, Calaba, at ng Cabio po, San Antonio. Yung mga magagaling na dancers po ng Knights of Columbus. Siyempre, palakpakan naman po natin. Ang Zorilla family, family ni Glyza. Siyempre, ang aking mga magulang, si Daddy, si Mommy, na laging naka sa likod ko. Mga staff ko sa Sangguniang Bayan. Andiyan pa ba? Ayun. Siyempre, sa aking biyanan, kay Kapitan Unyo Espiritu, sa aking biyanan na babae, kay Mami Loida, mga kapatid niya, Hazel, Kuya Jeron, kay Bilas Engineer Paul, at siyempre, sa kapatid ko, kay Attorney Mark, Attorney Glyza, and Micah, na nang haba ng speech, binuko pa ako ah. Inaatid na nga kita lagi nun. Napaka memorable po nung araw na ito. At tatandaan ko po ito habang panahon, hanggang tumanda po kami ni Haidee. Yung mga amain ko po na nandito lahat, salamat po sa pagbibigay ng panahon. Ito po, yung time natin na to, kalagitnaan pala po to. May after, ano ba tawag doon? After party. O, party pa tayo. So, inihiling ko po na magbigay pa po tayo ng panahon. Wala naman pong pasok bukas. Wala naman po pasok sa Monday. Pwede po ba? Kaya po, yun na po. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal na mahal po namin kayo ni Haidee. Oh, Haidee, take it away. Magandang gabi po sa lahat ng nag-stay dito. Pwede po ba kaming na mag-request ni JC? Pwede po ba? Pwede po bang wag niyo muna kaming iwan? Pwede mag-party-party po muna tayo dito? Kasi baka mamaya magbihis kami ni JC, wala kaming abutan dito. Promise? Promise po? Hoy, hindi nagpa-promise dito yung mga konsehal. Promise? Salamat! Gusto ko lang pong pasalamatan yung lahat ng tumulong sa amin. Kung hindi dahil sa kanila, hindi successful yung event na to. Kasama ko nagpupuyat. At talaga pong ako, tutok na tutok at alam na alam ni JC yun. Hindi ako papayag na hindi maganda at hindi successful yung makita nyo lahat dito sa wedding namin. Gusto ko lang pong pasalamatan ang photo and video, Hidalgo Portraits. Maraming salamat po. Ang aming stylist, ang aking kaibigan, Flavio and Jeffrey, the events architect. Ang aming magaling na host, MC, host Nathan. Maraming maraming salamat po. Lights and sounds, Kuya Eno, lights and sounds. OTD ko or no glitch events. Napakagaling nyo, thank you. Lahat-lahat talaga nandito kayo sa likod namin ni JC. Maraming maraming salamat po. Sa aming bridal gown na napakabongga at lahat ng gusto ko natupad at pinasaya niya ako ng sobra. Si Sir Erjan de la Serna. Wala na po siya dito pero kanina hindi niya ako iniiwan. Yung gown ko po na itong suot, ito yung pinangarap ko. Sobrang hilig ko po talaga sa vintage. Kaya po talaga kami si Ibarra ngayon tsaka si Maria Clara. Thank you, Sir Erjan, sa magandang gown. Sa groom's barong, si Erjan din po ang gumawa ng barong po ni groom.
Thank you po, Sir Erjan. Sa entourage gown, maraming salamat po. Mindas gown. Ayan po ang mga nagagandahang abay po namin. Maraming salamat po sa inyo. Sa bride makeup, Vastery Makeup Artistry. Maraming salamat po. Entourage makeup by Axel Domingo, Barbie Rayos. Band, Project M. Maraming salamat po. Ang aming pong napakagaling na choir sa simbahan na talagang tumulo ang aking luha. Camerata Choir from Bulacan po. Sa venue po, sa Crystal Waves, sa aming kaibigan, si Attorney Joma, maraming salamat po. Ang aming napakasarap na pagkain at may-ari po nito ay aking ninang. Oh, ang isang ninang Nora Fermin, Nora's Catering. Sa masisipag na waiter, maraming salamat po sa inyo, sa scooper. Salamat po sa pagtsatsaga. Sa aming pong photo booth, Hernet Photo Booth, Master Dreen, ang aking kaibigan. Thank you, Aldrin. Sa aming pong perfume bar, Sense Ali, maraming salamat po. Ang aming coffee bar, Likap Coffee Truck from Gapan. Meron din po tayong taho, Mr. Yang Bean House. Siyempre po, ang magaling natin na Cake Mapping Philippines. Maraming salamat po. Ang bridal car po, kami po ay binigyan at pinahiram ni Mayor Arvin Salonga. Maraming salamat po sa aming bridal car. Thank you so much po, Mayor. Gusto ko lang din pong makuha yung pagkakataon na to para pasalamatan po ang aking mami. Mami Tess Pachag, maraming salamat po sa palagi ang suporta sa amin ni JC. Ang ganda-ganda, di ba? Oh. Daddy Larry, thank you so much po sa lahat ng tulong at biyayang ibinibigay niya sa amin, lalong-lalo na kay Yuwa. Hindi po kayo nagsasawa na sa mga gusto niya, sa sinasabi niya, nandyan kayo para suportahan po siya. Maraming salamat po. Siyempre po, sa aking mami. Mami Loida, nasan ka? Ayun. maraming salamat. Partner kami ni Mami, naka Maria Clara din siya. Maraming salamat po sa inyo, sa daddy ko, na nandyan din po. Maraming salamat. Sa family Pachag, maraming salamat po. Aguirre family, na nanggaling pa po ng Pampanga at nandito pa rin po. Salamat po sa inyo. Sa mga kapitbahay po namin, sa poblasyon, maraming salamat po at dumalo po kayo dito. Sa pamilya Gamboa, pamilya Galang, Espiritu, maraming salamat po. At syempre, makakalimutan ko ba si Mayor? Mayor, nasaan na ba? Ayun! Mayor, walang uuwi ah. Eto, siyempre love na love namin si Mayor Ante. Siyempre, yung mga konsihal. Mayor, hinahanap daw po si Cherry. De, si Mayor talaga, pag kami ni JC, talaga pinag-uusapan namin si Mayor. Love na love namin yan. Promise. yung Pachag po, yung LGU family. Admin, thank you. Mga konsihal po, hindi ko na po isa-isahin. O, isa-isa. Ito, si Konsihal Noel Lorenzo, Konsihal Kuya Jay, Konsihal Archie Napao, Konsihal Caloy Francisco, Konsihal Andrew Franco, Konsihal Pami Magno, si Konsihala Charina, si SKJ. At maraming pong salamat sa iniregalo nyo sa amin na lechong baka. O, di ba? Thank you po. Thank you sa inyo. Siyempre, nandito din po ang family ni Mayor Ante, Tino family. Thank you so much po. Ang mga ninang, nandito, nag-stay ang aking magagandang ninang. Ninang Min, si Ninang Marlene Mendoza, si Ninang, di ba? si Ninang Brenda, at si Ninang Nora Fermin. Siyempre po, nandito ang anak po ng aming ninang na taga Bulacan. Hindi man siya nakarating,
Pero nandito po sila. Ayong kambal, naninang po ni Yua. Tayo kayo para makakita kayo din. Yan. Maraming salamat po. Pakisabi na lang din po kay Ninang. Babanggitin ko lang din po ang nag-stay na ninong ko dito sa side na to. Ninong Etoy, maraming maraming salamat po. Ninong Henry, maraming salamat po. Ninong Mayor Ante, Ninong Ramon Santos, Ninong Elmer, thank you po. Ninong Velasco, thank you po, representative. Maraming maraming salamat po. Pakiabot na lang po ang aming pasasalamat kay Ninong. Kay Ninong June, syempre makakalimutan pa ba? Ninong June, thank you so much sa pag-stay po. Sino pa ba? Wala na ba ako nakalimutan? Baka po. Maika! O, si Maika, di ba? Maika, thank you so much. Alam mo na ikaw yung ginugulo ko sa pagpa-practice, sa mga abay, na sobrang strict ako talaga sa pagpa-practice para sa kanila. Siyempre gusto ko naka-highlight sila dito sa kasal namin. Thank you po. Huwag niyo po kaming iiwan. Magbibihis lang po kami ni JC. Sa Knights of Columbus, sa magaganda kong sister, thank you so much po sa DMI family. Doktora, thank you po. Ang honor guard, thank you po sa tulong nyo sa amin. Kay Ma'am Sabel, thank you po sa pag-i-stay. Pasensya na po kayo at talagang pinasalamatan ko. Kanina, nag-check po kami ni JC ng attendance. Tinandaan po namin kung sino yung mga umattend sa amin sa importanteng araw ng aming kasal. Siyempre po, isang beses lang kami ikakasal. At ito yung pinakamahalagang araw. Hindi po ako nag-cellphone kanina para hindi ko mabasa yung mga nagte-text sa akin na hindi ako makakapunta, pasensya ka na. Hindi ko na po intindi yun. Basta ang importante po, nandito kayo at di nyo po kami iiwan. Maraming maraming salamat po.